Matapos ang matinding laban nila ni Hao, ay nakipagkita na si Yeshu sa kanyang mga kagrupo. Pumasok sila sa dungeon upang bawiin sa Blue River ang record na inagaw sa kanila. Ngunit nakatagpo na naman sila ng hidden boss at kagaya ng inaasahan natin, agad itong napatumba ng grupo nila Yeshu. Lumapit si Yeshu kay Ifan. Agad namang humingi si Ifan ng pasensya kung may mali siyang nagawa. Ngunit kabaliktaran ang sinabi ni Yeshu. Pinuri niya si Ifan at sinabing malaki na ang kanyang improvement, kaya ipapatuloy lang niya ang kanyang ginagawa. Sa headquarters ng Tiny Hub, ay aksidenteng narinig ni Ifan ang usapan ng mga kasamahan niya sa training camp. Pinag-uusapan nilang malapit na matapos ang kanilang training, at siguradong si Ifan ang unang matatanggal sa kanila. Dumating naman si manager at sinabing may pupuntahan silang event na yung weekend. Inanong itang kung saan ito. Sinabi ni manager na manunood sila ng All-Star Competition dahil maswerteng nakabili siya ng tatlong tiket para sa kanila. Mahirap pa sing makabili ng tiket na yon dahil sobrang popular na ng larong Glory. Dumating na ang araw na competition at sila managers ay pumunta na rin dito. Simula na ang event at maliliit na sobrang lakas na kiyawan ng mata. Sa opening ceremony ay ipinakita sa hologram si One Autumn Leaf. Kaya mas lalo pang lumakas ang sigaw ng mga audience. Sa gilid naman ay makikita si San Chang. Sinabi niyang ipinapakita pala nila ang karakter ko rito. Kaya napatingin na lang sa kanya si Sumo Cheng, dahil alam naman ng lahat na si Yeshu ang tunay na nagmamay-ari kay One Autumn Leaf. Naalala ni Yeshu ang huli nilang championship. Naalala rin niya ang masakit na nafaraan kung saan kailangan na niyang magretiro at ibigay sa iba ang pinaghirapan niyang account. Opisyal ang binuksan ang All-Star Competition. Sinabi na announcer na ang unang araw ng event ay ang Rookie Challenge. Kung saan may 7 rookie players na bibigyan ng pagkakataon na hamunin ang kahit na sinong pro player ng one-on-one. Tinanong ni Tang kung maaari bang tumanggi ang napiling pro player. Sinabi ni manager na hindi pwede dahil ito ang nakasanayang patakaran sa event na ito. Sinabi rin ni manager na sa buong historia ng All-Star Competition, ang Battle God na si AQ ang may hawak ng record ng pinakamaraming beses na hinamon ng mga rookies. Tinanong ni Huang Shoushan ang kanilang leader kung mayroon bang isinaling rookie ang kanilang guild. Sinabi niyo na wala, kaya ang kasunod na kinulit ni Huang ay ang leader ng Tiny Herb. Makikita naman na kinakabahan si Gao, kaya sinabi ng kanilang leader na maghanda na siya. Kalagunan ay nagsimula na ang event at tinawag na ng announcer si Gao Yingji. Sinabi ni Yeshu na ang rookie ito ang successor ni Baharia. Si Baharia ay ang karakter na ginagamit ni Wang Jexi. Nagulat si manager dahil ang bata pa nito upang maging susunod na pinuno ng Tiny Herb. Ngunit halatang kinakabahan siya, kaya napapakamot na lang ang ibang mga miyembro ng kanilang plan. Makikita naman si Ifan sa likod na sinusuportahan ang kaibigan. Sinabi ni Gao na ang gusto niyang makaharap sa challenge ay ang kapitan ng kanilang team na si Wang Jexi. Makikita pa rin kay Gao na kinakabahan siyang magsalita. Mabuti na lang at nilapitan na siya ng kanyang guild leader. Sinabi ni Wang na si Gao Yingji ay isa sa mahusay na rookie ng kanilang guild, kaya marugod niyang tinatanggap ang kanyang hamon. Humasok na sila sa laro at nilagay ang mga skill points ng kanilang karakter. Ipinakilala na ng announcer ang maglalaban. Ang professional player at leader ng Tiny Herb na si Wang Jexi, at ang rookie player na si Gao Yingji. Dahil sa hologram technology agad na nagbago ang stage at ipinakita ang kanilang projection sa loob ng game. Sinabi ni Wanda ibigay niya ang lahat at agad namang nagbigay ng respeto si Gao. Nagsimula nang sumugod si Gao at kumilos na rin si Wang. Naging matindi ang palitan nilang dalawa. Nakakuha ng pagkakataon si Gao na tumira ng malakas na skill, ngunit lumipad si Wang gamit ang kanyang broom. Agad naman siyang hinabol ni Gao at sa ere na sila naglaban. Nagmisto ng pabagsak na sa lupa si Wang, ngunit sinadya niya pala ito upang makakuha ng momentum para salubungin si Gao at atakihin. Ikinagulat ng mga nanonood ang kanilang nakita. Hindi nila inaasahan na maglalaban sila ng seryoso. Mukhang nasa delikadong sitwasyon na si Gao.
Mabuti na lang at nagawa niyang makaiwas. Binaspasan niya ng yelo ang kanyang broom at inihampas ito kay Wang. Nagulat na naman ang mga tao. Hindi nila inaasahan na magiging ganito katindi ang laban nilang dalawa. Dahil karaniwan sa mga rookie battles ay para mapasaya lang ang mga audience sa unang araw ng event. Nabuluhan si Tang na marinig ito at tinanong kung bakit hindi sila pwedeng maglaban ng seryoso. Ipinaliwanag ni Yeshu na ang rookie challenge ay isang balansing palabas. Dahil kung ibibigay ng veteranong player ang lahat ay tatawagin siyang bully. At kung tatalunin naman siya ng isang rookie ay masisira ang kanyang reputasyon, kaya iniiwasan din ng mga rookies na mapahiya ang mga veteranong players dahil makakaapekto ito sa pagpasok nila sa professional scene. Kaya ang mga ipinapakita nilang skills ay mga magagarbong galaw lang at mahihina ang damage. Pinanong ni manager kung isa rin bang palabas ang nakikita nila ngayon. Sinabi ni Yeshu na hindi dahil ibinibigay talaga ng dalawa ang lahat sa labang ito. Nagtataka naman si Huang Shoushan kung bakit binubuli ni Wang Jiaxi ang rookie. Sinabi ni Yu na sa pinapakitang abilidad ng rookie ay hindi natin masasabing siya ay nabubuli. Inihadis ni Gao ang kanyang sandata at nadulot ito ng kalituhan kay Wang. Nang makuha muli ni Gao ang kanyang sandata ay agad itong nag-cast ng skill. Mabilis naman itong nasangga ni Wang, ngunit sumugod si Gao at tinira si Wang sa likod. Nagulat si Huang Shoushan sa ginawa ng rookie. Sinabi ni Yeshu na mahusay ito at ang kamay niya ay kasing bilis ni Wang Jiaxi. Sinabi ni Yu na ang kanilang account at skills ay parehong-pareho, nananahulugan lang na ang rookie ay apprentice ni Wang. Ngunit kahit na magkapareho sila ng bilis ay magkaiba naman ang kanilang damage output. Ibig sabihin ito ay hindi ginamit ni Wang Jiaxi ang lahat ng kanyang stat points. Tinanong ni Huang Shoushan kung sinasadya ba ni Wang na magpatalo. Sinabi niyo na base sa kanyang analisa ay pinipilit itong itago ni Wang upang hindi mapansin ni Gao. Sinabi rin niya maaaring ginagawa ito ni Wang upang palakasin ang tiwala sa sarili ni Gao. Nang mahonar na ni Gao si Wang ay napansin din ni Yeshu ang plano ni Wang. Bumalik ang eksena kung saan tinuturuan ni Wang si Gao. Tinanong niya kung ano ang gagawin nito kung sakaling mahonar niya ang kalaban. Sinabi ni Gao na mas lilimitahan pa niya ang galaw nito gamit ang lava flask. Tinanong ni Wang kung ano naman ang kanyang gagawin kung pipilitin ang kalaban na makalabas. Sinabi ni Gao na pagmamasdan niya mabuti ang galaw nito at haharangan ang kanyang daan. Kasunod nito ay tuluyan ko ng pipigilan ang kanyang galaw at ibibigay ang lahat sa isang skill. Sinabi ni Wang na tama ang kanyang solusyon at ito ang dapat niyang gawin sa susunod na maka-encounter siya ng ganitong sitwasyon. Nagulat ang lahat ng tinalo ng rookie ang veteranong player. Napabilib naman si Yeshu sa sakripisyong ginawa ni Wang para sa kanyang clan. Kaya pinalapakan niya ito. Tinanong ni manager kung ano ang kanyang ginagawa. Dahil siya lang ang nakatindig at pumapalapak. Sinabi ni Yeshu na pumapalapak siya sa magandang laban na kanyang napanood. Tumayo na rin si Yu at kalaunan ay pumalapak na rin ang lahat ng tao sa loob ng arena. Nagulat si Gao Yinji sa nangyari. Sa sobrang kabado niya ay ngayon lang niya napagtanto na tinalo niya ang kapitan ng kanilang grupo. Nahilo siya nang ma-realize na nagkamali siya. Dahil masisira ang reputasyon ng kanilang leader sa kanyang ginawa. Ngunit bago pa matumba si Gao, ay hinawakan na ni Wang ang kanyang kamay at itinahas. Sinabi niyan ang kinabukasan ng Tiny Herb ay nakasalalay na sa kanya. Natuwa si Yifan sa achievement ng kanyang kaibigan at nakita rin niya ang kanyang sarili habang kausap si Yeshu. Kasunod naman tinawag na announcer ang pangalan ni Qiao Yifan. Sinabi ni manager na parang pamilyar ang pangalan ni Yifan. Sinabi ni Tang na Yifan ang tunay na pangalan ng kagrupo nilang Ghostblade. Sinabi ni Yifan na ang gusto niyang makaharap ay ang Rank 1 Ghostblade na si Li Xuan. Para naman nalungkot si Yeshu sa ginabang desisyon ni Yifan. Ipinakilala na ng announcer ang mga maghaharap. Ang kapitan ng Team Void na si Li Xuan, laban kay Qiao Yifan na mula sa Tiny Herb. Nagulat ang mga miyembro ng Tiny Herb kung bakit Ghostblade ang karakter na gamit ni Yifan ngayon. Dahil kung maalala natin si Yifan ay isang assassin.
Kaya tinanong nila si Gao kung alam ba ni Ifan ang kanyang ginagawa. Nang magsimula ang laban ay agad na nagtago si Ifan. Pinakiramdaman naman ni Liswan ang paligid. Pumataki si Ifan mula sa likod, ngunit mabilis itong nasangga ni Lee. Agad na nag-counter si Liswan, kaya tumilapon si Ifan. Sinabi ni Wang Shouchan na dapat magdahan-dahan lang si Lee, dahil isang rookie lang ang kanyang kaharap. Sinabi naman ni Yu na dahil sa nangyari sa unang laban, ay hindi nila masisisi si Lee kung lalaban ito ng seryoso ngayon. Nagalit naman ang isang miyembro ng Tiny Herb sa ginagawa ni Ifan, dahil dala niya ang panaylan ng kanilang plan. Kinakabahan naman si Gao para sa kaibigan. Sinabi ni Yeshu na Sword Demon ang ginamit na karakter ni Liswan at hindi isang Ghostblade. Malaki ang pagkakaiba nilang dalawa dahil ang Ghostblade ay isang support kung saan kailangan niya ng distansya at kahampi. Samantalang ang Sword Demon ay isang attack class na nakafocus sa speed at damage. At sa one-on-one match, walang magagawa ang isang support class laban sa isang attack class. Sa isip ni Liswan ay nagulat siya sa pinakitang potensyal ni Ifan. Dahil parang hindi rookie ang kanyang kaharap. Ngunit ang tumatakbo sa isip ni Ifan ay ito na ang ending ng kanyang professional career dahil sa maling desisyon na ginawa niya ngayon. Lumingon siya sa stage at tinignan ito sa huling pagkakataon. Iniisip niyang hindi na siya muling makakasampa pa rito. Nagulat si manager dahil hindi niya namalayan na wala na si Yeshu. Lumipat ang eksena sa backstage. Kung saan sinisisi pa rin ni Ifan ang kanyang sarili dahil sa maling desisyon na kanyang nagawa. Iniisip niya na siguradong pagagalitan siya ng kanilang leader. Iniisip rin niyang humingi ng paumanhin kay Gao. Sinisisi niya ang kanyang sarili dahil naniwala siya sa sinabi ni Yeshu na meron siyang potensyal. Bigla naman nagsalita si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na naiintindihan niya si Ifan na gusto nitong ipakita sa mundo ang kanyang husay sa paggamit ng Ghostblade. Ngunit ang hamunin si Liswan ay isang malaking pagka-family. Sinabi ni Ifan na isa siyang Ghostblade kaya ang pinili niyang kalabanin ay ang pinakamalakas na Ghostblade. Sinabi ni Yeshu na kung gusto mong matuto sa pakikipaglaban, ay tama na si Liswan ang iyong pinili. Ngunit kung gusto mong patunayan na isa kang mahusay na Ghostblade, ay isang malaking pagka-family na ang iyong kinalaban ay si Lee. Dahil siya ang rank 1 na Ghostblade. Nananahulugan lang na alam niya ang lahat ng tungkol sa class na ito. Kaya sa kanyang harapan ay hindi mo magagawang ipakita ang kahit 10% ng iyong abilidad. Ang Ghostblade ay mas sumisikat kapag gamit mo ito sa team battle at hindi sa one-on-one. At isa pa, ay 2 buwan ka palang gumagamit ng Ghostblade, ngunit ang gusto mo nang pabagsakin ay ang rank 1 user nito. Nagulat si Ifan nang makita ng personal ang Battle God na si EQ. Tandaan natin na ilang tao pa lang ang nakakaalam ng kanyang tunay na itsura. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang pagdudahan ang kanyang talento dahil bata pa siya at marami pa siyang oras. Darating din ang tamang panahon at tamang oportunidad na para sa iyo dahil ang glory ay hindi isang simpleng laro lamang. Malugod naman na tinanggap ni Ifan ang sinabi ni Yeshu. Nang paalis na si Yeshu ay tinanong ni Ifan kung bakit siya umalis at nagretiro. Sinabi ni Yeshu na kagaya mo naghihintay lang din siya ng oportunidad. Natuwa naman si Ifan at tinanong kung babalik ba siya sa professional scene. Sinabi ni Yeshu na tumatanda na siya, ngunit hindi siya basta-basta susuko. Dito na po natapos ang episode na ito. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, kasalukuyan ang ginaganap ang laban na ni ikatlong rookie at ng pro player. Ang rookie ay si Tang Hao na mula sa 100 Blossoms at ang professional player ay ang brawler king na si Lin Jingyan. Ngunit mukhang nahihirapan ang pro player sa kalaban niyang rookie. Bumalik na si Yeshu sa loob ng arena. Tinanong ni manager kung saan siya nagpunta. Sinabi ni Yeshu na nanigarilyo lang siya sa labas. Tinanong ni Yeshu si Tang kung nadi-enjoy ba siya sa competition. Makikita naman si Tang na masusing nanonood at napatango na lang na mapansin si Yeshu. Nagulat si Yeshu nang makita na ang professional player ay pinahihirapan lang ng rookie. Tinanong na announcer kung makikita na ba nila ngayon ang pagbaba sa trono ng hari ng mga brawler.
Ipinakita naman ang eksena kung saan pinag-uusapan ng kanyang mga kagrupo na tumatanda na ang kanilang kapitan, kaya unti-unti nang nababawasan ang bilis nito. Sinabi na announcer na simulan na ba ito ng bagong era? Dahil ang mga professional players ay nahihirapan na sa mga rookies. Sinabi naman Yu na malaki na ang pinagbago ni Lin Jingyan at hindi na ito kasing bilis ng dati. Nag-aalala naman ang vice captain ni Lin para sa kanya. Sumugot na ang rookie at nailagan ito ni Lin. Ngunit pinapainan lang pala siya ng rookie at mabilis na nag-counter ng buhangin sa kanyang mukha. Pansamantalang nawala ang vision ni Lin kaya napuruhan siya ng rookie. Sinabi na announcer na ang nanalo sa ikatlong laban ay ang rookie na si Tam Hao. Sa gitna ng stage ay nagkamayan ang dalawa. Ngunit mayabang na sinabi ng rookie na siya na ang papalit dito. Sinabi naman ni Yeshu na sa paglipas ng panahon ay may darating talagang bagong henerasyon na papalit sa luma. Sinabi ng announcer na magsisimula na ang ika-apat na laban. Inamog niya ang pangalan ni San Chiang, ang pinakamalakas na rookie noong isang taon. Bagamat siya na ang kapitan ng Excellent Era, ay pangalawang taon pa lang niya ito sa professional scene, kaya isa pa rin siyang rookie. Nagsigawan ang mga tao na marinig ang pangalan ni San Chiang. Na-excite rin si manager dahil makikita na naman niya si Wan Autumn Leaf, ang karakter ng battle god na si EQ. Sinabi ni San Chiang na ang gusto niyang makalaban ay ang kapitan ng Team Tyranny na si Han Wenqing. Sinabi niyang hinahamon niya ito upang matapos na ang matagal na tanong ng mga tao kung kailan ba muling maghaharap si Wan Autumn Leaf at si Desert Dust. At para magkaalaman na rin kung sino talaga ang mas malakas na karakter sa kanilang dalawa. Tuwan-tuwa ang mga tao sa arena nang marinig ang hamon ni San Chiang. Sinabi nilang napakaganda ng rookie event na yung taon. Nagbago na ang stage at ipinakita ang projection nilang dalawa. Unang sumugod si San Chiang. Nasangga naman ito ni Han at gumanti ng mga suntok. Napaatras si San Chiang at nagpakawala ng mga skills. Si Han naman ay hindi na bahala at nagpatuloy sa pagsugod. Nakakuha ito ng tiempo at tinamaan si San Chiang. Ngunit mumiti lang si San Chiang at sinabing inaasahan na niya ito mula sa pinakamalapas na striker ng Glory. Sinabi naman ni Han na huwag siyang kampante at kasunod na nagpakawala ng skill na Emperor's Fist. Nagulat si San Chiang at agad na nagcast ng barrier at mabilis na nag-counterattack. Nagsigawan na naman ang mga tao. Sumugod na naman si San Chiang at makikita ang matitindi nilang palitan. Halos masira na ang buong paligid dahil sa sagupaan nilang dalawa. Nagulat si manager dahil napakahusay nila. 10 minuto na ang lumilipas ngunit patuloy pa rin ang kanilang bakbakan. Tinanong ni manager kung sino sa tingin ni Yeshu ang mananalo. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya alam sa ngayon. Tinanong ni manager kung bakit. Sinabi ni Yeshu na dahil malaki pa ang buhay nilang dalawa at halos parehas lang ang palitan nila ng damage. Kaya magkakailaman lang kapag kumula na ang buhay ng isa. Sabay namang gumagsak sa pritikal ang buhay ng dalawa. Kaya tinanong ni manager kung sino na ang mananalo ngayon. Sinabi ni Yeshu na isang skill na lang ang magdedesisyon kung sino ang mananalo sa kanila. Pinuri ni San Chiang na malapas si Han, ngunit sinabi niyang hindi siya magpapatalo. Hindi naman nagsalita si Han at sumugod na lang ng walang humpay. Galit naman si manager dahil walang ginagawa si San Chiang. Sinabi ni Yeshu na manood lang siya mabuti. Sinabi ni manager na paano siya kakalma kung puro pag-iwas lang ang ginagawa ni San Chiang. Sinabi ni Tang na sa kanyang tingin ay may pinaplanong gawin si San Chiang. Ngunit sumugod pa ng mas matindi si Han at mas bumilis pa ang kanyang galaw. Yun pala ikinitempohan lang siya ni San Chiang upang makapag-counter-attack. Nang nakakuha na siya ng tiempo ay agad niyang itinira ang pinakamalakas na skill ng Battle Mage. Eksigawan ang mga tao nang makita ito at dito na natapos ang kanilang laban. Nagulat ang mga audience nang makita na ang tumumba ay si San Chiang at si Han Wenqing ang nanalo. Tinanong ni manager kung ano ang nangyari. Sinabi ni Yeshu na gumamit si Han ng Eagle Stump. Tinaimingan niya ang skill ni San Chiang. At nang malapit na ito ay agad siyang lumipad at nag-counter.
Dahil dito na sorpresa ni Han si San Chiang, kaya siya ang nanalo sa laban. Hindi naman makapaniwala si San Chiang sa nangyari. Sinabi ni Han na hilaw pa ang mga rookies na gustong palitan ang kanilang henerasyon. Sinabi niya kay San Chiang na magaling ang kanyang binawa dahil bihira lang ang player na kayang ikas ang skill na Racing Dragon. Ngunit kung si Yeshu ang gumawa nito, ay siguradong hindi siya sasablay. Hindi naman matanggap ni San Chiang ang sinabi ni Han. Naiinis siya na kinukumpara na naman siya kay Yeshu. Sinabi niyang tanggap niya ang pagkatalo ngayon, ngunit hindi na siya papayag na muli pang matalo sa hinaharap. Kalaunan ay natapos na ang rookie challenge, at in-interview naman ng media si Zhou Zekai. Siya ang representante ng mid-generation players. Ibig sabihin ay nasa gitna lang siya, dahil hindi na siya rookie, ngunit hindi pa siya matatawag na veterano. Sila Yeshu naman ay pumunta na sa hotel, at doon na lang nanood ng interview. Tinanong ng media kung ano ang kanyang opinyon sa nangyaring mga laban kanina. Dahil ang mga rookie ito ang susunod na kanyang makakasama sa oras na magretiro ang mga veteranong players. Ngunit wildo ng kanyang mga sagot, kaya natawa sila manager. Kasunod naman na in-interview ay si Wang Jaxi. Ngunit naging brutal ang mga tanong nila sa kanya. Sinabi ni Wang na si Gao Yingji ay isa sa mga kinabukasan ng kanilang plan. At natutuwa siyang masaksihan ang unti-unti nitong pag-usbong. Maharaan ng ilang oras ay nagpaalam na sila manager na matutulog. Sinabi rin niya kay Yeshu na matulog din na maaga dahil mayroon pang event bukas. Ngunit si Yeshu naman ay nagpatuloy lang sa paglalaro. Maya-maya naman ay lumabas ng kwarto si Tang, dala ang kanyang laptop. Hindi kasi siya makatulog dahil sa sobrang intense na mga napanood niyang laban kanina. Kaya lumaro na rin siya upang magpanto. Ngunit kinabukasan ay nakita ni manager na hindi natulog ang dalawa. Sinabi ni manager na ang mahal-mahal ng upa sa hotel na ito. Kung alam lang niyang hindi sila matutulog ay nagrenta na lang sila sana ng PC sa internet shop. Tumakas naman sa pagalit si Tan at nagsabing bibili muna siya ng kanilang agahan. Kaya ang pinagpalingan na lang ni manager ay si Yeshu. Nang makaalis si Tang ay tinanong ni manager kung kamusta na ang improvement nito. Sinabi ni Yeshu na malaki ang posibilidad na makapasok si Tang sa professional scene basta't huwag lang siyang magsasawa sa laro. Sinabi ni manager na dapat ay hindi rin siya maglaro palagi upang hindi rin siya mawalan ng interes. Sinabi naman ni Yeshu na malabong mangyari yon dahil kahit 10 taon pa siyang maglaro nito ay hindi pa rin siya basta-basta magsasawa. Bumalik na sila sa panonood sa arena. Makikita naman na may kausap sa telepono si Yeshu. Ang kausap niya pala ay si Suma Cheng. Sinabi ni Yeshu na nasa loob sila ng arena upang manood ng All-Star Competition. Sinabi ni Ma Cheng na namimiss niyang maging simpleng audience lang. Tinanong niya kung saan sila nakaupo. Sinabi ni Yeshu na nakaupo sila sa Sierra. Makikita naman sa sumunod na eksena na may hawak si Suma Cheng na larga bista at tila ba may hinahanap? Nang makita niya si Yeshu, ay kumaway siya rito. Nakita naman ni manager na pumakaway si Suma Cheng sa kanilang direksyon at tinanong kung sino ang kinakawayan nito. Napansin naman ni Tang na si Yeshu ang tinitingnan ni Suma Cheng. Sinabi na announcer na ang susunod na event ay ang high jump. Kung saan kukuha sila ng mga maswerteng audience na maaaring sumali? Ipinakilala na ng announcer si Suma Cheng. Tuwang-tuwa naman si manager nang makita siya. Pumili na ang system ng random audience. Sinabi ni Suma Cheng na gusto niyang siya na ang pumili ng 2 random audience para sa susunod na kalaho. Makikita naman na naiinis si Yeshu dahil feeling niya ay siya ang pipiliin ito. Sinabi ni Suma Cheng na ang una niyang napiling random audience ay mula sa area C, row 18, seat 21. Ito ay ang upuan ni manager. Mayak-iyak si manager na marinig na siya ang napili. Sinabi ni Suma Cheng na mas masaya kung mayroon ding magkakilala sa mga participants, kaya ang pamalawan niyang pipiliin ay ang katabi ng kanyang unang napili. Tinanong na announcer kung sino sa 2 katabi ng una niyang napili ang kanyang kuhunin. Makikita naman na naiinis pa rin si Yeshu. Ngunit ang pinili niya ay si Tang.
Inasal naman ni manager si Yeshu dahil hindi siya ang napivi ni Suma Cheng. Pumunta na sila sa stage at isa-isang tinanong ang kanilang pangalan. Ipinakita na rin ang hologram ng kanilang mga karakter. Eksigawan ng mga tao nang makita ang karakter ni Dancing Rain. Tinanong ni manager kung bakit hindi ginagamit ni Tang ang kanyang account. Sinabi ni Tang na pinagamit siya ng account ng management dahil ang kanyang account ay level 40 pa lang, samantalang ang ibang players ay max level na. Nagulat ang ibang mga audience nang mapansin ang pangalan ni Chasing Hayes. Sikat kasi si Chasing Hayes dahil loong nakaraan lang ay tinalo niya si Poplar Beach sa Heavenly Domain. Eksimula na ang event at makikitang nauna na si Dancing Rain. Sa sobrang bilis ni Suma Cheng ay namangha sila manager at nakalimutan ng gumalaw. Ang ibang mga players ay nagmadali ring umakyat. Ngunit ang isa sa kanila ay nahulog kaya pinagtabanan siya ng mga tao. Ayaw niya mapahiya ng mag-isa kaya binaril niya ang platform na inaapakan ni manager. Nahulog si manager at pinagbabaril siya ng lalaking player. Gumanti naman ang putok si manager ngunit nahihirapan siyang patamaan ang kalaban. Gumaba naman ang platform si Tang upang tulungan ang kaibigan. Sinugod niya ang lalaking player at nagulat ito sa bilis ni Tang. Sinabi ng mga professional players na mabilis ang kanyang kamay. Ngunit nagtataka sila kung bakit level 40 skills lang ang kanyang ginagamit. Hindi nila alam na level 40 pa lang si Tang, ngunit baliwala lang sa kanya ang max level player. Nagsigawan na naman ang mga tao na mapatay ni Tang ang lalaking player. At kahit nasa hulihan na sila ni manager, ay patuloy pa rin ang pag-cheer sa kanila ng mga tao. Natapos na ang event at nagbigay ng speech si Suma Cheng. Sinabi niyang nagpapasalamat siya sa lahat ng kalaho at nagpapasalamat din siya sa ipinakitang pagkakaibigan nila Tang at Guo. Nang dahil sa kanila ay naalala niya ang palaging sinasabi ng isang taong malapit sa kanya. Na ang glory ay isang laro na hindi dapat nilalaro ng mag-isa. Hinanap ni Yeshu si manager. Sinabi ni Tang na pumunta lang siya sa banyo. Tinanong naman ni Tang kung sino talaga siya. Dahil nakita ni Tang si Suma Cheng na malapitan sa stage at naalala niyang siya rin si Cleansing Mist na nakita niya sa internet shop. Kung si Cleansing Mist ay si Suma Cheng, malamang na si Flowing Tree ay ang pro player na si Huang Shoushan. Ibig sabihin ito malaki ang posibilidad na si Yeshu ay ang battle god na si EQ. Kung gusto niyo pong maging updated sa susunod kong video, ay noong nakaraan episode ay tinanong ni Tang kung sino ba talaga si Yeshu. Dahil kung si Cleansing Mist ay si Suma Cheng, malamang na si Flowing Tree ay ang pro player na si Huang Shoushan. Ibig sabihin ito malaki ang posibilidad na si Yeshu ay ang battle god na si EQ. Inamin naman ito ni Yeshu. Tinanong ni Tang kung maaari ba niyang sabihin kay manager. Sinabi ni Yeshu na ikaw ang bahala. Napangiti naman si Tang at sinabing nakikita na niya ang reaksyon nito kapag nalaman niya. Bigla namang lumitaw si manager sa likod at tinanong kung bakit narinig niya ang kanyang pangalan. Kaya gumawa na lang ng dahilan si Tang. Lumipat ang eksena sa stage kung saan sinasabi na announcer na magsisimula na ang huling event. Ito ay ang Professional Challenge Competition. Sa event na ito ay pipili ang system ng random professional player na makikipaglaban sa random audience na pipiliin rin ang system. Sa sumunod na eksena ay ipinakita ang control room kung saan ang isang empleyado ay inuutusan ng kanyang kausap. Ang unang napiling professional player ay si Du Ming. Siya ang Blade Master mula sa Guild ng Samsara. At ang napili namang audience ay si Tang. Nagulat naman at natuwa si manager dahil dalawang beses na napipili si Tang. Maririnig naman ang bulungan ng mga tao na sinasabing napakaswerte niya. Nagharap na sa stage si Tang at ang professional player. Sinabi na announcer na base sa nakuha nilang impormasyon ay isang buwan pa lang naglalaro ng glory si Tang. Sinabi rin ng announcer na napakaswerte niya dahil isang buwan pa lang siyang naglalaro. Ngunit dalawang beses na niyan makapalaro ang mga professional players. Sinabi ni Huang Shoushan na hindi lang siya maswerte, isa rin siyang player na may potential. Ipinakita naman si Von Jexi at mistulang nakilala niya si Tang.
Maalalang inimbitahan niya itong sumali sa kanilang training camp noong nakalaban ng kanilang guild silang dalawa ni Yeshu. Ngunit tinanggihan ni Tang ang kanyang offer at sinabing kontento na siya na naglalaro lang. Nagharap na ang pro player at si Tang. Nagsimula na ang countdown at sinabi ni Duming na mag-inat siya. Sumubot agad si Duming at naiwasan naman ito ni Tang. Ngunit sobrang bilis nito at tumabas siya sa likod ni Tang. Sinabi niyang hindi ba't sinabi ko sa'yo mag-inat ka? Agad niyang pinalipad si Tang at tinira ng combo sa Eren. Ngunit ang hitingira na niya ang kanyang finishing blow ay nasangga ito ni Tang. Ikinabulat ito ng ibang professional players. Hindi rin makapaniwala si Duming kung ano ang nangyari. Bigla namang lumabas sa kanyang likod si Tang at sinabing dapat rin siyang mag-inat sabay atake kay Duming. Kaya nagsigawan ng mga audience. Sinabi ni manager na bakit hindi sinundan ni Tang ng Flying Dragon ang kanyang attack. Sinabi ni Yeshu na hindi pa niya napupuha ang skill na ito dahil level 40 pa lang siya. Sinabi ni Lahuang na mabilis ang kanyang APM. Inanong naman ni manager kung mananalo ba si Tang. Sinabi ni Yeshu na huwag niyang i-underestimate ang mga pro players. Sa sumunod na eksena ay makikitang pinamaan si Tang ng sunod-sunod. Ipinakita naman ang flashback kung saan tinuturuan siya ni Yeshu na alamin ang kahinaan ng kalaban. Napaalis si Tang sa combo at siya naman ang sumugod. Ngunit nabulat si Tang dahil bistado ng pro player ang kanyang pinaplanong galaw. Tinanong ni manager kung paano na ngayon si Tang. Sinabi ni Yeshu na kulang pa sa experience si Tang, kaya madaling nakikita ng pro player ang kanyang pinaplano. At dahil dito, napaghahandaan at nasiset up siya ng pro player. Kaya tinanong ni Yu kung ano na ang gagawin ni Tang ngayon. Pinuri naman siya ni Wang Jexi at sinabing mayroon talaga siyang potential. Sinabi ni Duming na huwag siyang tumakbo na tila ba minamaliit si Tang. Nagalit si Tang at mabilis na sinugod si Duming. Ngunit tinatawanan lang siya nito habang iniilagan ang kanyang mga atake. Nagulat si Duming nang unti-unting bumilis ang atake ni Tang. Nagulat din ang mga audience na makita na pabilis ng pabilis ang kanyang APM. Nagulat rin si Huang at tinanong kung tinatago lang ba ni Tang ang kanyang tunay na lafas. Tuwan-tuwa naman si manager para sa kaibigan. Sinabi niyo na pabara-bara lang ang atake ni Tang. Ngunit kahit ganun lang ito, ay hindi siya nagbibigay ng opening upang makabawi si Duming. Sinabi naman ni Yeshu na nalaman na ni Tang ang agwat nila ng pro player. Ngayon ay alam na niyang kulang pa ang kanyang experience kumpara sa kalaban. Kaya kung lalabanan niya ito strategically, ay siguradong matatalo lang siya. Kaya binago niya ang kanyang diskarte at umatake na lang ng bara-bara. Dahil mas mabilis naman ang kanyang APM kumpara rito. Tinanong ni manager kung mananalo na ba si Tang. Sinabi ni Yeshu na malamang ay sa hindi. Dahil kalaunan ay mapapagod din siya. Iniisip ni Duming na hanggang kailan kaya tatagal ang UV. Sinabi na announcer na 4 minutes na ang lumilipas, ngunit hindi pa rin tumitigil sa pag-atake si Tang. Unti-unti namang nabawasan ni Tang ang buhay ni Duming dahil sa rami ng kanyang atake. Kahit papaano ay may pailan-ilang tumatama sa kanya. Nagulat si Duming dahil mas bumilis pa si Tang at nahihirapan na siyang mag-react. Ipinaliwanag ng isang pro player na pagdating sa laban ng bilis ay mas mabilis na papagod ang dumidetensa. Dahil pinag-iisipan pa nito kung saan darating ang susunod na atake, habang ang tumitira naman ng bara-bara ay wala nang iniisip. Napagtanto ni Duming na hindi naman bumibilis si Tang kundi siya ang gumabagal. Kalaunan ay hindi na siya talaga nakagalaw at ang nanalo sa laban na ito ay si Tang. Tuwang-tuwa si manager at ang matao sa arena. Hindi naman makapaniwala ang mga professional players. Hindi rin makapaniwala ang mga audience at nagduda pa ang iba kung tunay na pro player ba talaga si Duming. Makikita na naninidig pa ang kamay ni Tang. Bigla naman nag-invite ng duel si Duming. Sinabi nito na gusto pa niya ng isang laban. Kaya nagalit ang mga audience sa kanya. Nag-uusap naman ang mga empleyado sa control room kung ano ang kanilang gagawin. Ngunit biglang lumabas si Tang at sinabi na tinatanggap niya ang hamon.
Sinabi ni Duming na kailangan niyang bawiin ang kanyang dangal bilang isang pro player. Nagsimula na ang kanilang laban. Sinabi ng mga professional players na kabilib-bilib ang bilis ni Tang at para silang nanonood ng tunay na professional match. Makikita na manggigil na si Duming at natapos na ang pangalawang laban. Sa match na ito ay si Duming ang nanalo. Nakahinga siya ng maluwag, ngunit nagulat siya nang makitang si Kang naman ang nag-invite ng duel. Sinabi na announcer na wala na sa rules ang invitation ni Tang. Ngunit nagsigawan ng mga audience at sinabing kanina pa ito na wala nang pinayagan pa nila makipaglaban si Duming. Kaya wala nang nagawa ang announcer at nagsimula na ang ikatlong match. Sa labang ito ay si Tang naman ang nanalo. Kaya nagalit na naman si Duming at humingi ulit ng isa pang match. Nagpatuloy pa ang palitan nila ng talo at panalo. Umuulan na rin ang tawag sa control room at hindi na malaman ng mga empleyado ang kanilang gagawin. Lumapit na ang announcer kay manager. Sinabi niyang baka maaari niyang makumbinse ang kaibigan na tumigil na sa pakikipaglaban dahil marami pang mga kasunod. Tinanong ni manager kung bakit nila pinapatigil kung nag-enjoy naman ang mga audience. Sinabi ni Yeshu na siya na ang makikipag-usap kay Tang. Makikita naman na sumasakit na ang kamay ni Tang. Sinabi ni Yeshu na tama na muna. Sumagot naman si Tang na kaya pa niyang manalo. Sinabi ni Yeshu na kung gusto lang niyang patunayan na kaya niyang manalo, ay napatunayan na niya ito kanina pa. At kung magpapatuloy pa siya ay mapapagod lang siya kalaunan at magsusunod-sunod na ang kanyang talo o laban sa pro player. Tinanong ni Duming kung bakit ang tagal mag-accept ng magandang babaeng newbie. Ngunit ang sumunod bilang narinig na boses ay boses na ng lalaki. Sinabi ni Yeshu na pagod na ang babaeng player at siya na ang karelyebo nito. At kung okay lang sa kanya, ay siya na ang lalaban ngayon. Sinabi naman na announcer na mukhang nandito na ang ikalawang challenger. Nagtataka naman ng ibang pro players kung ano na ang nangyayari. Nagsimula na ang laban nilang dalawa at ang karakter pa rin ni Tang ang nakalatin sa game. Sinabi ni Duming sa sarili na wala siyang pakialam kung sino man ang kanyang makalaban, ang mahalaga ay siya lang dapat ang manalo. Sumugot agad si Duming at sinabi ni Tang na padating na siya. Ngunit inaayos pa ni Yeshu ang controls. Sinabi ni Yeshu na ito pala ang settings ni Tang. Nagulat naman si Tang dahil hindi tumatama ang mga atake ni Duming habang nag-ayos ng keyboard si Yeshu. At ang matindi pa rito ay si Yeshu pa ang unang makatama kay Duming. Sumugot na rin si Yeshu at nagulat ang mga professional players na makita na gumagamit siya ng vanishing step. Hindi naman makita ni Duming kung nasaan si Yeshu. Lumabas na lang ito sa kanyang gilid kaya bigla siyang napatira. Sinabi ng pro player na isang professional ang gumagamit kay Tang ngayon. Dahil hindi man lang siya kumilos at parabang na-master na niya ang sukat at distansya ng skill ng kalaban. Nagtataka naman ang mga audience kung bakit ganun na lang ka-accurate ang kalkulasyon ng misteryosong player. Para namang naghihinala na si Han. Nagulat si Duming dahil bigla na lang siyang pinaripat at hindi niya makita kung saan nagmumula atake ng kalaban. Unti-unting naubos ang kanyang buhay ng walang kalaban-laban. Pinanong ng mga kagyald ni Duming na bakit hindi siya lumalaban. Sinabi ng kanilang leader na dahil wala siyang tsansa. Sapagkat lating nasa blind spot ang kalaban, kaya hindi niya ito matarget. Nang makita ni Duming si Yeshu, ay sinubod niya ito agad. Ngunit mabilis siyang na-counter ni Yeshu. Pinalipat niya si Duming, at nang nasa era na ito ay agad siyang nag-gasp ng rising platform. Pinili ni Duming na makaiwas, at nagawa naman niya ito, kaya duwag-duwa siya. Ngunit pinabalik ni Yeshu ang ulo ng platform. Nagulat ang lahat ng professional players na makita ang ginawa ng misteryoso player. Biglang napatayo si Han, at pinanong kung sino ang nasa stage. Ngunit ang ipinakita na ang stage, ay wala ng player na makaupo ito. Sinabi nila ng isang araw lang na may kakayahan na pinapawalit din ang mga skill. At ito ay walang iba kundi ang battle god na si Yeshu. Umarik na si Tan sa kanilang upuan at nakita niyang hindi gumagalaw si manager. Hindi pa rin makapaniwala si manager na si Yeshu at si Yeshu ay isa.
Marinig naman ang walang humpay na sigawan ng mga audience. Lumipat ang eksena sa labas ng arena, kung saan naghihintay si Sumocheng sa kanya. Naging malaking balita sa buong professional scene ang pagpaparamdam ni EQ. Sinabi ni Han sa interview na hihintayin niya ang muli nilang pagkaharap. Hindi pa rin makapaniwala si manager at iniisip niya kung babalik pa ba sa internet shop si Yeshu matapos nitong magpakilala. Sinabi niyang sana naman ay bumalik pa siya dahil hindi pa niya napupuha ang kanyang sweldo. Pagbalik nila sa hotel ay nagulat sila nang makita si Yeshu. Sinabi ni Yeshu na andito na pala kayo. Sinabi ni Tang na antindi at parang wala lang nangyari. Sinabi naman ni manager na kailangan niyang magpaliwanag. Kinabukasan ay bumalik na sila sa internet shop. So, makikita naman na umalis na sa excellent era si manager. Gusto niyang bumuo ng professional team kasama si Yeshu. Sinabi niyang bilang kanilang manager, ay inaatasan niya si Yeshu na maging kapitan ng gagawin nilang professional team. Natawa naman si Yeshu at sinabing mag-desposito at maubos ang kanyang pera. Ngunit umiti lang si manager. Sinabi ni manager na isa itong memorable moment kaya kailangan nilang mag-pictures. At dito na nabuo ang Team Happy mula sa pangalan ng internet shop ni manager at ang bagong professional team ni Yeshu. Kasunod po nito ay season 2 na. Kaya kung nabustuhan niyo po ang kwento, ay huwag